Hello, hello. Magandang umaga, mga solid Titonatics, solid Patreonatics, solid Ditonatics, solid Merinatics, solid Apollonatics, at syempre, yung mga solid Taichow natin! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Live! Magandang Friday! Ang bilis ng panahon! Friday morning po sa ating lahat mga titos and titas! Kamusta ho? Ang inyong tulog kagabi? Nakatulog ba yung mga cryptonatics natin? Kamusta ho kayo? At ano ba ang plano nyo ngayong weekend? Weekend na naman! Isang weekend na naman na naka-lockdown tayo. Dito sa titas, ha? Kamusta ho? Magandang umaga sa inyo. Tito Marjo Patron. Yan. Tito Juan Paulo Mendoza. Tito Pao, magandang umaga po sa inyo. Tito Armand Nicolas Bolaño. Ayun. Tito Lancer Banya, magandang umaga. Tita Rice, Tito Edmond Ian First. First daw siya. Ito sa'yo, Tito. Dahil ikaw ang unang nagsabi ng first, ito ang sa'yo. Yan ang bigay. Magandang umaga rin po, Tito Richard Davier. At Tito Hubert MB. Tito Larry Dulay, good morning. Ito yung mga talagang nandito na. Dito na yata natutulog sa tambayan. Good morning, ha? Tito Bemboy, Tito Cebuano Investor, Tita J.Anna Virtudazo, Tito Ivan Lim, magandang umaga po sa inyo. Tito Jason, ano ba? Sanggyupsal na lang? Ang hirap banggitin yan, eh. Tito Algin, magandang umaga po. At Tito Geralda Quintos, magandang umaga rin. Teka lang, ha? Not receiving enough video daw yung YouTube ko. Ano nangyayari? Magandang umaga po, Tito Homer Nang, Tito Troy. Good morning po sa inyo. Tito John Manyalak, magandang umaga. Lagi na to, lagi na nakatambay si Tito John. Naging suki na natin sa tambayan. Simula pa nung kakalug-galug tayo rito. Diba, Tito Algin Aleo and Tito John Moselina. Tito Hyper 21, magandang umaga po sa inyo. Time check, it's 9:25 at ang ating light check 105. Yan. Tito Mon Santos, magandang umaga. 100% gains sa Pandix. Yan, MPXX, aba to the moon. Congratulations, ha, Tito Mon Santos. Yan naman, yan naman. Doon natin pag-usapan sa kabilang tambayan. Baka magalit si Derek, eh. Napanood niyo ba kahapon? Nakasunod po ba kayo, mga titos and titas, kahapon doon sa first sa pilot episode natin, ha, doon sa crypto live natin? Mamaya ulit may part 2, may continuation pagkatapos nitong ating program ng PSE Opening Bell Live. Ay tatawid tayo ng kabilang studio lang. Yon, magandang umaga po sa inyo, Tito Jerome Lazaro. Nakatambay ka ba kahapon doon sa crypto live? Tito Edwin Litston, Tito Michael Carino, Tito Rodolfo Labayen. Oh, yan. Tito Deux, magandang umaga rin sa iyo. Tito Alfred Makahiya, good morning. And Tito Edward Vince, magandang umaga po sa inyo. 9:26 pa lang naman, Tita Colin at saka Tito Ivan Paul. Eh, pwede pa tayo magbatian. Oh, diba? Magandang umaga, Tito July O'Connor. At Tito Jose Manalaysay. Tito Regina, magandang umaga rin sa inyo. At syempre, doon sa mga kaka-tune in lang, magandang morning po sa inyong lahat, ha. Tito John Jukes, pang number 38 daw siya na like. At ngayon, ay ilan na ba like natin? 136. Ayan. First time nasa top 100 viewers si Tito Vincent. Aba, eh, palakpakan natin yan. Yon. Naka first time sa top 100, eh. Tito Maki, magandang umaga sa inyo. And Tita Ellery, good morning din po. Tita Jester, magandang umaga sa inyo. To the moon ang NPXS, Tito. Magkano na ba si Pandix? Di bali, doon natin pagkwentuhan.
Di ata po yan si Tito. O nga, medyo maganda-ganda tulog natin kagabi dahil hindi... Kahit papano, yung timing dun sa crypto world ay nagagamay na natin kahit papano. Kaya alam nyo na, yung mga unang gabi talagang napupuyat tayo. Pero ngayon ay ayos ne. Magandang umaga, Tito Joel Santos. Tumalo na, Tito Hawi. Magandang umaga sa iyo, classmate, ha? Crypto agad, wag muna. I-open muna natin to market. Mamaya pa yan, yung crypto 24/7 naman, anytime pwede tayo magkwentuhan diyan, 'di ba? Tito Angry Bull at saka Tito Bobsy Wobsy, 'di ba? Asian lang ang malakas. yan naman, Tito Bobsy, ha? Alam na this, 'di ba? Tito Alvin Permin, magandang umaga. Tita Jen Sayo, matulog ka muna para hindi ka masyado nabubuyat. Tito Lexter, magandang umaga po sa inyo, ha? Tito Walter Ray, Tito Jing Malabanan, Tito Romeo, magandang umaga rin. Tito Luigi, nagbabuffer. Eto, problema ko, not enough video. Nagbabuffer daw. Anyari na naman sa streaming ko. Dali ah, subukan ko ayusin ah. Not enough video eh. Ito na naman tayo dito sa output. Taasan ko lang ng konti yung video bitrate. Subukan lang natin yan. Kung gaganda ba? Subukan natin. Error in YouTube eh. Magandang umaga, Tito Kim Jonas. Naka-full alok daw siya ng DDMP. Patay tayo dyan. Biglang ganun eh. Ay, pagka nakaka-full alok, nakakakabay. Mas okay pa yung konti na kukuha. Isen, may dividend. Uy, talaga, Tito. Aba, ayos yan. Kung may dividend yung Isen. Pasok sa 148 likes si Tito Philip Ocampo. Magandang umaga sa inyo, Tito Mark AJ Ila. Good morning po sa inyo. Good morning sa mga naipit sa ada kung meron din. Eh kung humabol, di ba? Ang maganda naman dyan, Tito, walang ipitan talaga. Antay ka lang. O kaya sinasabi nga natin na kahapon do sa live kahapon sa kabilang studio, either you do switch loss, di ba? Yun lang naman yan eh. Ayan, smooth lang naman pala. Okay na. Tugo na kay SM na. Aba, lumipat na si Tugo. Ang tagal ng usap-usapan niyan ah. Teka, 9:30 na pala. Open na pala yung market. Buksan na natin. Ipasok natin. Asan ba? Ayan pa, teka, naka-market summary pa tayo. Yon. Ang ating market ay down ng 2 points, mga titos and titas, ha. Mag-tender offer na sa to go at 850 per share. Ayun, kukunin na nga ni SM. Advantageous kay SM 'yan. Yung pag-acquire niya ng to go. Pivoting to logistics play, di ba? Yung mga delivery kasi nga dahil sa virus madalas tayo ay nag-online na lang eh. Di ba? Ano effect magkakaroon daw circuit break lockdown po? Ano effects? Ano ba nang alin ba? Nag-halt si Tito. Naipit ba? Ano ba nangyari sa video ko? Nag-halt nga ako. Ito na sinasabi ko. Not receiving na. Ito na. Ano ba nangyayari sa'yo? Not receiving enough video ka? Check the net. Teka muna ha. Hindi, nakalan ako eh. Try ko mag-speed test ha. Anyari sa'yo YouTube? Mukhang mapuputol na naman tayo ha. Not receiving enough video. Such view. Ano ba ito? Dali po ah. Error. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. Sandali po ah. Sandali ah. Parang yung internet ko may problema. Mukhang mukhang kailangan na nandito. Bumabagal na yung internet ko. Hindi, yung upload ang kailangan ko makita pala. Ayos naman ito.
Yung OBS ko may problema. Sandali po ah. Eh ayos naman, 90 Mbps naman yung ating streaming. 'Di ba? Ayos naman. Subukan ko taasan ulit, 65. Subukan natin 'to. Lag video. Sandali po. Online foods at online shopping na lang talaga, sabi ni Tito Vincent. Oo, diyan na nga napupunta lahat. Kaya maganda yung logistics, nasanay na rin daw yung mga tao kahit papaano. Medyo nagba-buffer. Sandali po, ah, susubukan nating ayusin, ha. Yumuyo ko yung MACD. Oo nga eh, nagko-correct yung video natin, naglalag. Sandali po ah. Okay na daw, ayan, nag-o-okay naman. Restart ang modem. Hindi, ang walang problema yung ano ko eh, yung internet ko dito eh. Kasi 90 Mbps pa rin eh. Kapit lang. Kailangan ko ba i-restart tong ano ko? Subukan ko lang ah. Dali. Subukan natin ah. Ayon. We are back. Sana ayos na. Ayun naman pala eh. Ayos na. Ay, paano? 9:13. Kulang sa like. Oo nga naman. Kulang daw sa like. Kailangan na yung mga bombong na yung like. Hindi, oh, ayos na. Nireset ko, in-stop ko, tapos in-on ko uli. Ganun pala yun. BHI, magsisiling daw ata, ha? Sabi ni Tito Angry Bull, ha? Aba, maganda pangitain niyan, mga BHI natics natin. Eh tara na sa Boracay. Yung Fridays Boracay ang kwentuhan diyan eh. Meron ba iba? Tito Angry, may iba ka bang tabalits diyan? May iba kanya nasasagap eh. Bukod dun sa Fridays Bora. Ayan, kulang nga naman sa like kasi 267 lang. Okay na, yan. Anong Tito moves ang pinangayos ko? Binaligtad ko lang, Tito. Binaligtad ko yung monitor. Binobomba na daw pala si Pa. Teka, manilip muna tayo, ha? Ang ating market down ng 7 points. Hindi pa naman binobomba. Down lang, up lang ng 265 points. Si Pamparampampam. Tignan natin sa... ano ang ating most active today. Puro blue chip pa rin ba? URC? Dito, ASEN. 709 na pala yan, ha? AC, BDO, P-Gold. Si Optimus Prime, nakita nyo kahapon. Tinumba si Optimus, eh. Walang kalaban-laban. Hindi nakapalag. Tumba agad, eh. Opening pa lang, eh. Bagsak agad si Optimus Prime, eh. BHI, oy, nasa ano, ha? Most active si BHI, ha? Ali, nasa most active din. At yung TEL. Si PHA humahabol pang number 11. Sa Pandix daw, sobrang taas ng lipad. Congratulations mga Pandix natin. Yan ang sinasabi natin sa kabilang tambayan, no? Eh mamaya pagkukwentuhan natin yung paglipad ni Pandix kapag nandun na tayo sa kabilang tambayan. Dito, tignan muna natin. Teka, top gainer. Hanapin natin ang top gainer today. Market is down by 13 points or 0.20%. Si Pandix. Pandix tuloy. 44 nga. Lakas. APL ang bulok sa kanya dito, Ricky TV. Lina, mataas dito. Ano ba sabi? Bunga, mamaya yan. Naka-DYM tuloy si Tito Ricky. Oh, ganun lang eh, no? Pwede pa po ba? Humabol na naman. Pwede na naman humabol sa Pandix, ha? Oo, ha?
Nakikita natin, tumatawid sa ticker. Medyo mabagal tong ticker natin ngayon ah. Ano nangyari sa ticker? Ah, hindi mabaga. Mabagal lang talaga yung trades. ASEN 712 na ha. BHI 95. Ang top gainer natin ay MAHBOV. Nasa top gainer. CEU. Bakit nagta-top gainer? Si Optimus bumabangon 5%. Up ng 5%. Magandang umaga po sa mga titos and titas natin dyan sa 2 Trade Asia. Good morning po sa inyo. Kamusta po kayo? At ano ba plano ngayong weekend? Ha? Tito Chase and Tito Rap, magpapahinga lang. ASEN, it declared cash dividend of 0.06 per share ex-date March 29. Ayan, kaya pala. Binobomba ba? May dividend si ASEN, ha? Mabait. Prim daw may volume, sabi ni Tito Riz Duge. Good morning sa'yo, Tito Gilroy. Sabi niya, good morning mga titos and tetas. Bago yan. Ayos yan, ha, Tito Gilroy, ha. Excited na ba kayo? Ayan, ada lang buhusan. Ganyan talaga, Tito Ricky. Oo, kaya dapat dyan, medyo marunong kang mag-take ng profit kahit papano, ano, sa pagkadating sa crypto. Sammy G, check niyo po, right? Ayan. Ayan na, kung may ipapollow up kayo, nandito yung taga 2 Trade Asia. Nandito sila, Tito Rap, sa Tambayan. Oo. Maganda po ay i-send nyo siguro sa kanila yung email address na ginamit nyo. Yan. Para mabilis nilang makita. Sagurado ko, a-action ang agad yan. Diba? Tito Warren, empleyo. Sasalok daw siya agad. Sabi ni Tita Alegi Ariza, sa MG daw, pursuant to the additional listing rule, PSE will implement 1-hour trading halt on MG shares. Lifting time is at 10:30. Ah, may ililist ba? Napanibagong share si ano? Si MG. O, titignan natin. Exciting din yan. Kubobombahin. Pero for the past 2 sessions na may mga nasuspend. ang sama ng ano eh. Ang sama na resulta eh. After lifting eh, di ba? Yung Davin at saka ano pa yung isang nasuspend ba nun? Bull ba yun o PH? Hindi ko na matandaan eh. Sa sobra sama eh. Nalaglag eh, di ba? Oo, yun. To Trade Asia, paano umutang? PHA yung isa. O yun, tama si Tito Romeo, di ba? Pagkasuspend, pagkalip, binuhusan, lalo yung Davin. Grabe. Eh hindi, yung AR naman, Tita Colleen, hindi pa naman nalilip yung suspension yan. Naka-unli suspend kasi si AR ngayon eh. Wala pa, hindi pa nalilip. Exciting yan. Yan ang mas exciting. Diba? Pagka na-lift yung AR, saan kaya yan? Ano kaya ang kakahinatnan yan? Diba? Meron pa kayang willing to take the risk, diba, diyan sa AR. Diba? Only suspend. Technical chuchu daw si AR, sabi ni Tito Vincent. Pag na-lift daw si AR, diretso delist, sabi ni Tito Strokis. Eh bakit ni-lift pa? 'Di ba? Oo. MM tumatawid sa ticker natin, ha? 5 piso na. Permanent lowa na rin na si AR. Ano ba 'yung lowa? Leave of absence. Permanent leave of absence. Matindi. Nadali ng COVID. Nadali. AR, nilipat na sa crypto. Kung meron ka yan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung yan lang din naman pala lalaroin nyo, gusto nyo lang hindi man pala mambasura tayo. doon tayo sa crypto. Mas mabilis ang basurahan to. Nakita mo naman yung Pandix. 100% in ilang, wala pa yata isang buwan yan eh. Yung Pandix, nung ginawa natin ng playbook, ano? May director ka talaga dyan, Tito. Nakikinig, naririnig ko boses niya. Oo, may nagsaside comment eh. Hindi ko pa yata nabago itong ano ng mic ko. Nakipag-meeting kasi ko kanina. Kaya naririnig niyo yung buong boses eh. Yeah. Itong mic kasi, naisuswitch siya. Pwede siya yung buong surrounding naririnig. Naririnig tuloy yung director ko.
Kaya nga wag tayo mag-uusap ng crypto pagka PSE, ha? Baka masuspend tayo. Alam nyo naman. 'Di ba? Tito, may holiday ba sa ano nga, mamaya mo na tanong yan, Tito A, sa kabilang tambayan, magagalit yung director ko. Mamaya pa daw. Oo. Oh, mamaya na, Tito Erwin. 9:45 na po, mga titos and titas. Ang ating like check, it's 3:05. Ang ating market is down ng 41 points. Weekly close tayo. So sisilipin natin mamaya yan, ha, mga titos and titas, ha. Hindi, oh, baka mag-suspend yung time check yan, Tito Edward, eh. Kaya huwag kayo magtatanong ng crypto rito. Madadali tayo. Oo, may violation, eh. Baka mag-suspend, ma-delist yung TBC, eh. Delikado. Hindi, alam nyo, one of the reasons bakit natin hiniwalay, nakwento ko na yata ito isang araw sa inyo, eh. Kasi, nung bull run ng crypto, wala pa naman tayong YouTube noon, pero nakikinig tayo kila Carl ng The Moon, kila ang daming mga YouTuber noon na pinakikinggan natin, sila Bitboy, no, sila Pump, yung iba sa kanila na suspend biglang sinensor ni YouTube pagka crypto content during that time ng bull run ng crypto, sinesensor yung content ng crypto. So nagugulat sila, nawawala yung channel nila. Kaya we decided to create another channel purely dedicated sa crypto para hindi tayo madali nung ganon. Eh, lalo na nasa bull run, di ba? Buti pa ang chart ng COVID cases, bullish uptrend. Naku, kahapon, Tito Nyanap, 5,000 na naman tayo sa COVID. Bullish talaga. Bullish talaga. Oo, 5,000 na naman tayo kahapon. Kaya mag-iingat po, no, mga titos at titas, no? Eh, parami ng parami ulit yung cases. Mukhang yung variant na to ay matindi mang hawa-hawa. Iba yung hawa-hawa planet. Oo, eh. Kaya 5K, tama dito po, eh, no? Matindi yung hawa-hawa planet itong bagong variant yata ng virus na to. Pero good thing naman, yung pagbabakuna, tuloy-tuloy. Yun naman ang maganda ron, di ba? Tuloy-tuloy yung bakuna. At some point, mag-meet yan. Parang ano lang din natin yan, mga titos and titas, yung mga nag-attend ng webinar, hugutin nyo yung chart ng market psychology. Lagay nyo yung market psychology na chart. I-plot nyo yung COVID, di ba? So ngayon, umakyat, nagpaparabolic. But at some point, hahanap yan ng equilibrium, di ba? Makikita nyan kung ano talaga yung dapat na magpa-flat na lang siya. Kasabay yan ng pagbabakuna. Diba? So bababa din yan at magpa-plot. Yun. Yan po, mga titos and titas, eh. Subukan nyo lang. Eh, dahil naman nagsasalubong naman, eh. Nagbabakuna tapos lumalabas na rin yung mga tao. Ang maganda lang, Tito Anton Bonnie at saka Tito Jasper. Diba? Yung hopefully, yung government natin ay hindi na tayo higpitan sa paglalabas. Kung baga, yun nga, sabi ni Secretary Galvez nung isang araw, mukhang we have to live with the virus. Diba? So, sana wag na nilang higpitan. Okay na yan. I-treat yung mga may sakit. Oo, dapat i-treat kaagad yung mga may sakit. At pag may nararamdaman, nakakaiba. Oh, hindi yung ninenervyos dahil bumabagsak yung stock, ha? Normal po yun. Hindi kakaibang nararamdaman. Pagka nalalaglag, ninenervyos kayo. Normal yun na nararamdaman, especially pag bago kayo rito sa stock market, di ba? Pero kayo medyo parang may lagnat ka na, iba na yung pakiramdam mo. Dapat ay magpahinga na. Huwag nang maglibot-libot, huwag nang maging turista, di ba? BHI, breakout, body to body, mga titos and titas, ha? Eh, 9:48 na, mga titos and titas. Magsisilipan tayo, syempre, yan ang ating gagawin ngayong araw dito sa PSE. Kung may gusto pa kayong ipasilip, pagkatapos ng ating commercial break, magbabalik lang po ang ating TVC habang binobomba nyo yung like. Pagbalik natin, silipan portion, ha. Magbabalik po ang ating TVC.
We are back, mga titos and titas, and welcome to our second set brought to you by Tai Chow. Yan ay authentic Taiwanese chicken popcorn. Yan, galing pa sa Taiwan yung mga ingredients na ginamit dyan, ha? Kaya lasan-lasa mo ang Taiwan. Mga titos and titas, ha? Kaya kung natatakam na kayo, pwede na umorder yan. At kung gusto nyong ma-refresh yung portfolio nyo, hindi pa yung portfolio, ma-refresh dahil summer na, pwede na samahan ng fruit yan, yung strawberry. Yan ang masarap, very refreshing. Subukan nyo na. Magsilipan tayo. Asan na ba yung notebook ko dito? Asan na ba yung notebook natin? Yung like natin, sana umabot man lang ng 400. Yan. Unahin natin tong index. Teka muna. Ano papasilip natin? SLI. Andali po, ah. SLI. BSC. Double Dragon. DD Green. Chelsea. Uy, si C. Matagal natin hindi nasilip ito, ha? Asian daw, sarap sumalok. Si Lodi, matagal din natin hindi nasilip si Lodi. MG. BHI. IMI. Meron ba yan dito sa Taiwan? Wala po, Tito Kuya. Kuyang, wala po dyan sa Taiwan, eh. Pero dyan kasi galing yung original. Yung sikat dyan na chicken popcorn dyan sa may kanto ng Simenting. Ano pangalan nun? Yung 1973. Yun ang kalasa. Yung 1973 na chicken. Yan. Yun ang puntahan mo na lang para ka na rin nakatikim ng Tai Chow. FNI. Yung mga APL, mga pamparampampam na Tito Miguel, sa market summary natin silipin, ha? Pero kagabi, sinilip natin yan. So, sa replay, si Now at Vul. Yeah, Now muna. Now. Si Vul, hindi na rin natin na... Hindi, kahapon yata nasilip to. MBT. Metro Bank. Ayan. Si Abah. Eh, si AR, hindi na natin sisilipin yan. ATN, yan. Silipin na. Hindi, yung PES na, yung ATN, Tito JM, alam ko na yan. Kasi nagko-konso po yan, 82 to 96. So, wala pa namang ginagalaw. 82 to 96, konso pa rin. So, si PES na lang yung isang silipin natin, ha. So, ito na po, mga sisilipin natin. SLI, BSC, Double Dragon, Green, Chelsea, Lodi, MG, BHI, IMI, FNI, Now, VUL, MBT, aba, at saka si PES. Siyempre, unahin natin yung PSEI. Down tayo. Nandun na yata tayo sa low natin din kahapon, ha? Kasi low natin kahapon is 6577. Today, 6582, halos dikit dun sa low. No? We are trading dun sa low kahapon. Sa weekly, maganda makita to, eh. MACD, medyo nagme-menor sa weekly. Kasi Friday ngayon, eh. Ano magandang closing? Pwede na tayo dito sa closing na to. Ayos na rin yan. Diyan tayo mag-close hammer time. Diba? O yung mga mahihiling mag-candlestick, yung itsura niyan, hammer, nabitin. Pwede tayong ano, pwede na dyan, kahit dyan na tayo mag-close. Tapos next week, tignan natin kung maganda na, magiging maganda na yung takbo. So, yan po ang PSEI. Pwede na yan, pwede na yan. Huwag mo lang kaming i-close diretso. Yung long red na kamukha ni... Hindi, sa bagay, ito long red tapos long green kinabukasan, eh. Oh, yun, eh. Oh, pero mas gusto ko yung hammer kesa yung long red, eh. Diba? Hammer reversal, sabi ni Tito Mark. Ayan. Magandang umaga, Tito Reggie Villar. Magandang umaga, Tito Reg. Tita Reg.
Walang kabuhay-buhay si PSE, sabi ni Tito Bao. Antamlay eh. Oo, ganyan talaga. Pagka manipis ang trade, matamlay tayo. Matamlay ang PSE natin. Madami kasing COVID cases. SLI, silipin natin. Magandang umaga, Tito Jerry C. O ba, maganda yung weekly ni SLI ah. Mukhang nagpapakita ng last gear. SLI lang ang malakas, hindi natin napapansin, no? For this week, ilang percent na inakyat nito? Hindi ko lang alam kung may volume, ha? Ilang percent ang inakyat mo? Saan yung ruler? Oh, 18%, 'di ba? In 3 days. Oh. Saan ka pa? Umakyat siya, tahimik lang. Na-break na rin yung resistance. Kahapon pala na-break na yung resistance nito dito sa area na 'yan. Sa 240 area, we are trading above our resistance. Ang next 260, 250 to 260, 'yan ang resistance ni SLI. Ang ating pwedeng maging support po nito yung kanyang binreak, yung 240. Ayan. Tito, napilawan yung ticker ni PSE. Ano napilayan? Nasa crypto mga players, Tito. Kasi nga nandun yung bull market, nandun yung bull run eh. Kaya yung iba, lumilipat doon. May opportunity kasi, Tito eh, diba? So, ganun naman. As traders, sumahanap tayo ng opportunity. Hindi naman natin kasi pwedeng ipilit yung gusto natin sa market eh. Yan po yung tatandaan nyo, no, mga titos and titas. Tito Spartan, kahit late ka, umabot ka rito sa Tito Moves na to. Kahit na 385 pa lang yung like natin. Ha? Hindi natin maipipilit yung gusto natin sa market. Much as we want to be bullish, kung ano yung gustong gawin ng market, gagawin niya po. No? Regardless kung ano ang tingin natin, kung ano ang basa natin. Kaya nga sabi natin lagi, nakikisakailan tayo. Sabi nga natin sa webinar, walang pakialam yung market sa atin. Totoo po yan. Kung yung pera na nilagay mo dyan ay for emergency, di ba? Nilagay mo sa AR, for example, walang pakialam sa'yo yung market. Walang pakialam sa'yo yung AR, di ba? Kung gusto ka niyang ipitin at masususpend siya. Di ba? Walang pakialam sa'yo. Kung halimbawa, yung pera nilagay mo dyan, naipon mo, wala. Di ba? May paggagamitan ka, walang pakialam ang market. Yan po. Hindi natin maipipilit. Kaya kung saan tayo, kung nasan yung bull run, dapat maispata natin yan, di ba? Di ba? Di ba, Tito Mon Santos? Isihan mo lang, mamaya pa tayo dyan sa Pandix. Mamaya yan. Ayan. Mamaya na tayo dyan, Tito RD. Tapusin lang natin tong session natin today. Ayun, 400 na, sabi ni Tito Maki. Ang sakit ng PSE ay ginamot ng crypto, sabi ni Tito Dennis. Ayos ba, Tito Dennis? Kaya as early as February, di ba, nagyayaya na tayo dyan. Tara na, sok pa na. Crypto na muna. As early as February, meron na tayong ginawa nga na crypto channel. At as early as last year, pa actually last year pa lang yung Bitcoin, kinukulit na natin lahat. Bodega, alcansya style, below 20K eh. Diba? So, yan po. The market has no pity to the fools, sabi ni Mark Minervini. Yan. Italiano ba yan, Tito Jeric? Kung sa asan tayo, we are there, sabi ni Tito Ivan Lim. The stock market at pandemic ay parehong the great equalizer. Tama, Tito Anton Bonifacio. No? The great equalizer yan. Stock market and the pandemic. Doesn't care kung ano status mo sa buhay. Yan lang maganda naman sa stock market, di ba? Kahit maliit ang puhunan mo, pwedeng lumaki. Makakasabay ka dun sa paglaki. Kahit yung mga mayayaman na may pera na nasa stock market, kaya mo sabayan. Yun ang maganda. Maski Tito, dito sa Germany, Tito, December pa lang, nagbabakunan na kami, pero nag-surge din kami now. Ayun. So yung new variant probably, Tito J. Portes. Oh, baka yun ang nakadali, no.
nasa early pa lang tayo sa altcoin, sabi ni Tito Mon Santos. Sabi ni Tito Colin, namumula yun na yung portfolio ko. Tama, Tito Oming, ha? Yan ang cold hard truth dito sa stock market. Kung ano ho yung nararanasan nyo ngayon, yun ang cold hard truth. The market doesn't care. Diba? Tito, parang masyadong manipulated pa po ang PSE, kaya mag-global markets na lang tayo, sabi ni Tito Eugene. Nakakapuyat kasi yung global, kaya hindi ko tinry. Kasi nga, kino-contemplate ko yan even before nung nag-start ako. Sabi ko, hindi ko siya kayang sabayan kasi ang trading ng global gabi, no? Kaya sabi ko, hindi. Nag-crypto tayo. Kasi at least crypto 24/7, may trading pa rin sa umaga. Pero kung kaya, why not, 'di ba? Kung kaya niyo mag-global, why not, 'di ba? Opo. Yan na si SLI. Next, BSC. BSC. Tito, ano opinion niyo sa DDMPR? Ano po ba? Nabigyan ho ba kayo ng pool allocation ng broker niyo? Yun ang gauge ko dyan, eh. Pagka yung broker nakabigay ng pool allocation, alam na this. Diba? Medyo delicates. Pero kung... kasi I heard oversubscribe ng 200%, ha? Prior to offer period, 200% daw siya oversubscribe. I don't know lang after the offer period kung totoo ba na kung talagang nagsubscribe ba lahat, 'di ba? Kasi yung iba baka intention tapos nag-back out, 'di ba? Yun po yung kailangan kasi nagbago yung takbo ng market, 'di ba? Full allocation, PSE easy full allocation. Normal po 'yan, yung PSE easy kaya sinasabi natin kung type nyo sa PSE easy kumuha. Eh. Normal 'yan, Tito Spartan. Nakakabigay talaga po sila ng maganda-ganda. Di full allocation Tito BJ. Ayo, pagka hindi full allocation sa broker, pwede. Pag sa PSE easy, doon talaga ang bilis kumuha. Kaya nga easy, eh. 'Di ba? Makakakuha kayo ng full allocation, 10 to 20% lang. Mm. Hindi, okay lang yan, Tito Warren. Sa PS, kasi kahit si Tita Nicole, nung MM, nakakuha rin ng full allocation sa ano, eh, sa PSE Easy. Yan po. 10% lang nabigay sa call. Sabi ni Tito Moy, walang bash, mukhang mahina IPO. Yun pala, no? So, meron din tayong hype and bash meter. So, hindi masyado pinag-uusapan. Galing, practical analysis, hype and bash meter yung ginagamit mo, Tito Moisy. Posible rin, no? Mukhang mahina kung walang hindi masyadong pinag-uusapan, di ba? Ayos lang yan, Tito Papa Domes, kahit malate ka, basta pindutin mo kagad yung like para mag 500 na yan. Sa my trade daw, full allocation, o yun. Sa BPI, full allocation ako, ayun. Ayun na, lumabas na mga pool allocation. Full ang nabigay sa PSE Easy at meron pa silang online payment. Di lahat ng mura, sulit, sabi sa DD REIT. 100 po allocation sa BPI. Ayan, Tito Alex G. Ayun, what doesn't kill us makes us stronger. Totoo yan. Tama yan, Tito Alex. Kaya salamat dyan sa iyong COVID-50. Ito ang sayo. Ayan. O yun, yung iba daw nabigyan ng DDMP. Naka full allocation sila. So, plus pagka inad mo yung hype and bash meter, so mukhang hindi ganun kaganda. O, yun yung practical analysis ho dyan, ano? But then again, sabi nga natin, the market is always right, not us. Magkakaalaman pa rin pagdating sa listing date. Kailan na ba yan? Lunes na ba yan? 23 yan, eh. Diba? Magkakaalaman pa rin. Ang take naman natin dyan kasi sa DDMP, sa risk-reward ratio, mga titos and titas, if gagayahin niya, so sa, ito yung reward, di ba? If gagayahin niya yung takbo ng MM, takbo ng DD, dahil may in-job factor siya, kung gagana yung in-job factor, happy-happy ka kasi pwede mag-ceiling sa listing date. Okay, so yun yung reward mo. Ang risk naman is kung gagayahin naman niya, kasi second REIT po ito na listing, eh. So meron na siyang pwedeng paggayahan. Sino? Yung A-REIT. Kung gagayahin niya naman si A-REIT, laglag po yan sa listing date. Hindi ko lang matandaan ilang percent laglag sa listing date si A-REIT, eh, no? So laglag. But good news, kung A-REIT nga yung gagayahin niyang playbook, no, mga titos and titas,
after 4 months ba si A-REIT, bumawi din eh. Nag-conso ng 4, 5 or 6 months yata. Ngayon, gain ka na ng mga ilang percent dyan si A-REIT. So, ibig sabihin, ang risk mo is hindi ganun kalaki compared to your reward. So, maganda pa rin yung risk-reward ratio. Diba? Kasi bakit? Pag naglagay ka ng capital mo sa DDMP REIT, bumili ka niyan, for example, nag-subscribe ka sa IPO, kung hindi magkaban pala rin at hindi mag-ceiling, diba? Meron kang dividend, plus, kung gagayahin si REIT, A-REIT na playbook, antay ka ng mga 6 months, makakalaya ka uli, plus dividends, diba? Better pa rin yan than your usual time deposit sa mga banko. Ngayon, kung suswertihin ka naman at gumana yung in-job factor at mag-ceiling, happy-happy. Diba? So, ganun lang naman po eh, no? yung risk-reward ratio niya. So, para sa akin, compare mo naman dun sa mga ibang, kung walang laman, diba? Mas malaki yung risk dun eh. Diba? Yung mga walang laman na binasura po nyo, mga nagliparan Subaru, tapos naipit din kayo sa taas. Ito, for example, na lang, naipit kayo sa AR, naglagay kayo ng capital dahil nakita nyo umaakyat, hindi nyo tinignan yung risk-reward ratio niya. Nakikita mo lang yung reward pero yung risk hindi mo nakikita. So, bumili ka. Bumall hubs ka. O, diba? O kahit na nga po bumili kayo doon sa bandang gitna, eh, kahit hindi umaakyat eh. Without seeing the risk, reward lang nakikita mo tapos biglang nasuspend. Ipit yung pera mo. Diba? Hindi mo alam kung kailan ka lalabas. Wala ka pang dividend. Diba? So, kung sa REIT ka, mangyari sa'yo yan, may dividend ka. At after ilang months, pwede ka pang makalabas. Gets ba? Gets ba yung practical analysis natin? Tito moves yan! Kaya baka naman pwede nang umabot ng ilan ba? 500 na yung like natin. Ayun, 7% daw pala ang si A-REIT. Negative 7% nung listing si A-REIT. Ayun. Uwak, time check. Pasok natin. Nakaw, hindi ko na naman na ano si yung echo natin, ha. Wala na naman tayong echo. Ayan na, sige, huwag nyo na ipa time check. It's 10. Mano-manong echo, tito eh. Nakalimutan kong tanong kay Bunsoy kung paano ginagawa. Hindi ko tuloy ma-i-on. Mahihiya mo na muna, mano-mano. Ayos na muna yan. Ayun. A-REIT, may coming dividend daw. Na 0.34 per share. Malaki yun, ha? Oh, yun ang maganda dun sa REITs eh. Hybrid po eh, no, mga titos at titas. Kaya maganda rin siya. BSC, tuloy na natin yung silipan, ha, dahil malalako, 10-11 na. BSE po ay nag-i-slide na tayo. Ang support natin itong 163. Resistance mo, Emma, ha? 90. Sinabi natin, no, nung sinisilip natin to, pagka bumigay yan, malalim talaga. Bumigay yung piso. Nalaglag doon sa range niya. No? So, malalim-lalim po ito. Nasa 67 na. Kaya importante yung exit plan, ano? So, yan po si BSE. Double Dragon, silipin natin. Total, malapit na mag-list yung REIT niya. ASEN lang ang malakas. Aba, si Double Dragon, nagpapakitang gilas. Dahil ba oversubscribe ang REIT mo? Dito na lang ba magkakaroon ng play? yan eh. Tignan po natin kung kayang masustain ni Didi yung kanyang rebound at kung kaya bang mag-trade above EMA muna, 14 pesos. Pag nag-trade tayo above 14, may resistance tayo sa 1460. Marami pa rin eh. Marami pa rin resistance. Pero yung kanyang MACD pa-cambio na. Ang support po ni Didi, tignan nyo muna yung low to the... Ito, yung kahapon. Yung close kahapon. Close tayo kahapon sa 1380. Yan ho ang pwede maging support. No? Green, Tito CJ, yung ASEN sa kahapon, nasilip natin. Silipin mo, ay, market summary kahapon, panoorin nyo po.
mas maganda yung review sa market summary. Ayun, salamat sa paalala, Tito Rolly Rolly. Paalala nga po pala, itong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo, ha, mga titos at titas. Hindi po to recommendation to buy, sell, or hold, ha. Kasi, your money, your pera. Yan. Next, si Chelsea. Pasok natin. Chelsea, bumabawi rin, kumakambyo rin. No? Nag-cross yung MACD pero expect resistance yun sa red 385 area. Mga titos and titas, kung makalusot siya sa 385, 432. Ang magiging support niya, ito, kung saan siya nag-consolidate dati ng matagal. Ayun, yung pa rin pala, yung low pa rin pala nito. 325 area. Pababa lahat ng mga nakikita natin. Pero maganda mag-observe na ngayon. Mga titos and titas, no, mga minamanok nyo, especially mga pakambyo with growth stories, i-observe nyo na po yan, lalo na kung masusustain nila yung reversal nila. Si Lodi, wala nang balita dito, mga titos and titas, ha? Yung play natin dito, tapos na. Pagka tumagos tayo dyan sa 115 area, pupulutin tayo sa 108, malapit-lapit lang naman. Pero baka ipitin ho kayo nito, ha? Matindi mag-ipit ito si Lodi. Kaya dapat ay every chance nyo na makalabas, lumabas kayo kasi matagal din matulog to, no? 135 ang next resistance po. MG. Tito, saan po pumapasok ang dividend? Kasi payment date is March 18, dividend sa MBT. Doon din po sa account nyo. Papasok po yan dapat dyan sa inyong, kung nasa call kayo, magkakaroon kayo ng BP. Buying power. No? Si MG, na-lift na ba? 10:30 na, malapit na. Nauntog tayo sa EMA, ha? So, yan po yung resistance natin. 33. Next natin is around the 35 area, 36 area. So tignan nyo po, after nitong ma-lift, kung may lakas or bubuhusan, ha, kasi nauntog nga sa EMA. Yan yung sinasabi nating sundo EMA. So ang next support po niyan nasa 26-25 area na. Wala pa, Tita Reg, eh. Wala pa disclosure, kaya medyo hindi na maganda dating niya pagka tumatagal na ganyan. Tapos yung presyo makikita mo, no? Na bumababa. Sobrang tagal na nun. BHI lang ang malakas. Ba, ito tuloy-tuloy din, ha. Hindi ko alam kung yung player ng Prim o yung at ng BHI iisa ginagawa, eh. Pattern ng Prim, pattern ng Vol, pattern ng BHI, kung makikita ninyo, iisa. Ang magkasabay ngayon na binabanatan itong BHI at saka yung Prim. No? Hindi natin alam kung ano istorya. Breakout po ito dun sa ascending triangle. Kung tama itong drawing natin, ha? Breakout siya. At ang next resistance, hanapin natin sa weekly. Ito na, pero konti lang to. Nasa 12. Nag-iba na takbo nito. Ito yung kada isang plak, 10% halos, di ba? Yan. Ito ho yun, eh. So, ang support will be tourism play. BHI. Support will be dyan sa trend line niya. So, kahapon, sinalo nung 86. Hindi na nga tayo nag-80, no? Ayaw na mag-80. 86 na lang. Pagka pwede pa rin mag-80 for me. Tingin ko. Itong EMA, nasa na ba EMA? 79. Pwede pa rin. Yan ang BHI. IMI, next. Time check, it's 10:16. Like check, 461. Hello po, doon sa mga bago lang dito sa ating tambayan. Kamusta po kayo? Pwede nyo i-click agad yung subscribe. Mamaya, pagkatapos nitong PSE Opening Bell Live natin, join us, ha, doon sa kabilang channel, sa crypto. Pagkatapos nito, yung ating show sa crypto. May patito moves din ba kayo kung paano magbasa ng disclosure, kung good news po or bad news? Ang hirap magbasa. Ang hirap, eh. Tito Ryan, eh. Hindi ko rin kabisado, hindi din ako ganun ka-expert magbasa ng disclosure. More on chart talaga. Usually, pagka mga disclosures na magaganda, for me, yung mga developments, no? Na halimbawa,
may mining yan, halimbawa mining, may na-discover na mineral, may na-discover na gas. O yan yung mga magaganda na disclosure, di ba? Or merong pivoting na mangyayari sa isang magandang sector, yun yung magaganda. O kaya may magba-backdoor na malaki yung valuation, yan yun. Yun yung mga so far yun yung mga natatandaan natin. Kaya yung like ay tandaan nyo rin bombahin. IMI, tingnan nyo po kung susunduin to si Emma. Nasa 10 peso area. Kung kakambyo na yan, ang next resistance is nasa 11.50. Ang support po is nasa 9.54. Maraming pa-reverse. Kaya sabi natin, ay bantayan nyo po yan. Dalawa lang naman yan, no? Mga titos at titas. Kung magre-reverse yan, pwedeng babalik doon sa mga trend lines nila. Or near the trend line. Kung hindi naman at yung sunduin lang yung EMA, magde-decline pa yan. Medyo malalim din ang de-decline yan. So, you have to decide, di ba? Ano gagawin ninyo? FNI? Ayun, maganda tong Tito Moves mo, Tito Esaya, ha? Pag change of directors daw na disclosure, check nyo pag pogi yung bag. Check nyo daw pag pogi. Pag magandang Tito Moves yan, ha? Ano ba ang tinodrawing nito si FNI? Ayan eh. Parang double bottom na tayo rito, no? Double top, double bottom. Yon. So, dribble. Pwedeng ganon. Tignan nyo ho yan, ha? Kung mag-hold yung area na yan, makikita nyo, iniipit talaga ng EMA, no? Pero once na mag-hold yung horizontal line na support niya, may chance ka na ma-break yung mga EMA basta nag-hold yung support. No? Especially pagka mga ganitong kalalalim na po, mga titos and titas. So, bantayan itong pag-cross ng MACD po na kung tutuloy. Kaya nga, nasa crucial stage talaga yung mga stocks. No? Actually, pati yung PSE natin nakabingit eh. Bibigay pa ba ng isa yan or ayos na tayo? Aakyat na ba tayo? Yan si FNI. Next po si Now. Time check, it's 10:20. Tatapusin na lang po natin to. Tapos lilipa tayo, ha? Sasama ba kayo? Kahapon natagalan ako maghanap eh. 24 likes na lang, 500 na bago tayo magtapos. Si Now. Si Tito Mel, eh, nawala na ng ace in his sleeves, no? Support natin ito, 250 area to. Yan, dyan mo na, dikit mo na dyan, Tito Mel, huwag ka na mahiya. Dyan naman po yung dating resistance niya, eh, diba? So, yan lang magiging support niya ngayon. Didikit na yan dyan sa 250. Sigurado ako bubuntutan yan, no? Ang pagka tinagos yung 250, matutulog to ng matagal. Mahilig humatulog to. Dalawang taon, tatlong taon, ayan, oh, tagal na tulog nito after ng 20. Oh. Oh, ilang taon na tulog yan? 2017 to 2021. Diba? Ah, 17 ba ito? Ah, 19 pala to 2021. Halos dalawang taon na tulog. So, matutulog ulit ito, sinaw. Wala na, tapos na yung telco serye natin, mga titos and titas, ha? Nakapag-launch na si Dito. So, yung mga telco serye play, not unless medyo magkakaroon ng, yun nga eh, mga panibagong development sa company, pwede mabuhay. Pero, until such time na magkaroon sila ng development, matutulog po muna sila. Kaya, good night muna, now. Next, si Vul. Kaya po, no, sa next bull market, ang sinasabi natin, hanapin nyo po yung mga may development, yung mga may growth stories, di ba? Not necessarily may earnings na, ha, kung speculator kayo katulad ko. Not necessarily may earnings. Ang gusto natin, yung may growth in the next 3 to 5 years. Kasi they can easily double. Oo, yan. Si Vul po. Ba, pakambyo na rin si Vul. Tignan natin kung babastusin tong EMA. Kung yan 235 area ay ibe-break niya. Ang magiging resistance niya is yung 250-255 area, yung red line. Diba? Ang support, nakakita naman tayo rito somewhere sa 2 peso area. Okay, Bull. Mabait na rin to si Bull, ha? Rome-reverse ka na ba? Ano ba istorya nito si Bull? Wala na rin kasing disclosure. Shell pa rin, ano? So, wala pa rin istorya to. Bantayan lang din kung magre-reverse, di ba? Kung gusto nyo magbenta, somewhere siguro dyan sa mga resistances na yan, ano?
Yan po, no? Tatlo na lang, 500 na. Sumobra pa ng tatlo, Tito Harbs David. Kota tayo ngayon, nasa 500 likes, ha? MBT, blue chip tayo. Salamat po dun sa mga nakasubaybay pa rin sa atin, kahit ang PSE. Tuloy-tuloy naman ang pag-aaral natin, ha? Mga titos at titas, especially yung bago lang. Bago tayo magtapos, ha? Kung gusto nyo lang, sa March 27, 3 PM po, mga titos and titas, meron tayong run ulit ng Cold Hard Truth About Stock Trading natin na webinar, no, mga titos and titas. Yan yung mindset before skill set na tinuturo natin. Kasi nga sabi ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time, no. Ito hong time na to ng market, no. This is the best time to study habang tulog. Habang nasa bear market, mag-aral na po kayo, no? Last year pa natin sinasabi yan, bear market pa rin naman tayo hanggang ngayon. Pero mas malapit ngayon tayo sa bull market kesa last year. Yan ho yun, no? I think, no, yan yung nararamdaman natin. We are nearing closer dun sa bull market natin kesa last year. Yung worst part ng market natin was last year. Nakita nyo naman nung March, di ba, nung nag-dip tayo. And I don't think nabababa pa tayo dun sa level na yon, yung mga 4,000 level, di ba? Worst ang tinitignan ko is nasa 5,800 lang. So, after this, pagpasok ng bull market, dapat ready na tayo. So, hindi yun, dun pa lang tayo nag-aaral mag-chart, di ba? Yan ang maling ginawa ko, eh. Yan ang maling ginawa ko. Nag-aral ako, bull market na. 2009, 2010, nag-a-attend ako ng seminar. So, nagmamadali ka ngayon, nangangapa ka. Hindi ko nga alam noon na bull market na pala, eh. Diba? So, join us po, Cold Hard Truth About Stock Trading. Nandyan yung practical charting, nandyan yung kung paano yung mindset, tamang pag-iisip dito sa market para hindi kayo medyo nababaliw-baliw. Yan. At may bonus part, intro to crypto. Yan, ha? I-introduce natin yung crypto market sa inyo. Kukwento natin bakit kailangan nyo nang mag-start ngayon sa crypto, mga titos and titas. So join us! Yung link ng registration nasa description po ng video na to. Ibalik natin si Metro Bank. Metro Bank, pagka na-break itong red line, 48.33, 45 ba susunod nito? Sagurado. Hindi, 50 na nga. 45. Hindi, 50 na. Mukhang babastusin lang yung 45. Ayun. So, umaangat na. Ito, blue chip. Pwede mo rin mag-engage yan, eh. Diba? Yung mga blue chip. Kasi sabi nga natin, mga blues ang mauuna. So, titignan nyo yung mga blue chips na minamanok ninyo. Tingnan ninyo kung sasabay ba sila dun sa recovery ng market. Ang support, ito muna. Peg tayo sa 44 area. 44 area ang support natin. Tingnan nyo po kung kayang mag-cross nitong MACD. Dati naman ginawa niya na nag-cross naman siya. Umakyat siya dito. So, probably pwede pa rin niyang gawin yan. Akyat siya sa bandang 50 area. Yan si MBT. Si ABA, next. Time check is it's 10:26. 5:30 na tayo sa tambayan na nagla-like. 787. Yung mga nakatambay ngayon. Aba. Si ABA. Si papakitang gila si ABA, ha? Ito pong 107 nag-a-act as support. Very good. Nagiging resistance niya yung red line. So, blue and red tayo na 110. Maganda na rin to. So, kung mag-trade tayo above red, wala na tayo resistance. Ito na. Ito nang may channel ba tayong pababa? May trend line ba tayo? Pwede bang ganyan? Ayun. Pwede tayo ma-fake out nito, ha? Baka bigyan tayo ng isang magandang red tapos palaglag na naman, no? Observe nyo po. Pwede pala ma-fake out yan. So, may descending channel pa rin, ha? Kasi baka mamaya may ugali siyang lumalabas doon, no? May noise, eh. Oh. May lumalabas siya, oh. May mga ugali siya. Nakalabas ngayon yan, ha? Baka mamaya ipasok na naman yan. Maiipit kayo, di ba? Pagka ECQ ulit, lusaw na naman. Si Tito Anime, ano po marirecommend nyo na crypto stock? Nandun po sa patreon.com/TitoVlogs yung mga playbooks naman natin about crypto. Oy, Tito James Block, akalain mo nga naman, ano, humahabol si Tito James. Buy time! Dami kasing bad news pero di na mahahaba ang red candles ng mga manok natin. Nasa bottom na tayo last week. Mukhang priced in na lahat ng bad news na lumalabas.
Tito James, ang galing mo na magbasa. Believe ako sa'yo, Tito James. Bagong-bago si Tito James last year sa market. Yan yung mga practical analysis, di ba, na hindi mo makikita sa chart, Tito James, eh, di ba? Hindi mo masyado mapapansin, di ba? Pero tama 'yun eh, di ba? Sabi nga mukhang factored in na, no, yung mga bad news. Hopefully, no, Tito James, no. Factored in now at wala nang matindi. Sabi nga, 'yun nga sinasabi pag ECQ, mukhang 'yun ang ultimate bad news. ECQ 'yan na ultimate. Laglag 'yan sigurado. No questions asked, bagsak 'yan, no. ECQ pag pinag-usapan natin. Pero other than that, mukha kang mga factored in. Hindi na malalalim nga 'yung laglag this week, no, kahit na tumataas yung virus cases natin. So let's observe. Salamat dyan, Tito James, ha, sa COVID-250 mo. Ito ang sayo. Mukhang namimili ka na, mukhang nagsha-shopping ka na, Tito, ha. Ang dami, mga buy one take one yata ngayon, eh, no. Buy one take one, 50% off ang mga stocks ngayon. Nagsha-shopping si Tito James. Last na po ito, PES, sakto-sakto, 10:30. Mag-go off tayo and then abangan nyo po yung TVCC. Kung abangan nyo lang yung live natin, mag-notify naman sa inyo yan, ha. Pag lumiliit na yung correction, sabi ni Sir Chip, dito naalala ko sinasabi nyo dati, sign ng possible start ng bull run. Pag lumiliit na yung correction ng market, di kaya ganun lang nangyayari ngayon. Possible, Tito, di ba? Kung hindi na ganun kalalalim. Pero mas ano yan, Tito? Mas ramdam mo yan sa uptrend. Pag umakyat na yung market, kasi ngayon, di ba, nasa bottom tayo, pababa pa eh. Nagre-reverse tayo dahan-dahan, ha. Once na ma-hit natin yung resistance natin sa PSE o kung ano mang stock ang hawak ninyo, magko-correct yan. Yun yung tinasabi ko. Pag nag-correct yan, hindi na ganun kalalim, tas aakyat ulit, yun possible, nandun na tayo. Pag antayin muna natin makabuelo pa ng konti. Si PES po, mga titos and titas, magulo to. Yun ang masasabi. Ang gulo na ito, eh, no? Pero diniretso naman kahapon. Tingnan nyo kung reversal na to, ha. Ang magiging resistance niya, itong area ng 50 area. Kaso bumababa na naman, ano? Yun ang kailangan i-break, yung 50. Ayun pala, at least may maganda ka nakikita support dyan sa red line, sa 44-45 area. Kulang sa fuel, si TitoVlogs. Tito, wala na po ba kayong cooking show? Crypto show na lang. Meron pa nga. Pagkatapos ng crypto show, may cooking show. E paano? 10:30 na eh, ha? Nag-overtime tayo, 10 minutes, ha? Sabi ni Direk, lipat na. 10 minutes ang overtime natin today. Mga titos and titas, maraming salamat po ulit sa pagtambay ninyo. Let's have a short prayer bago tayo maghiwa-hiwalay dito sa Opening Bell Live. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos at titas, weekend na, ha? Okay, huling opening bell live natin ngayong week na to. As always, have fun, relaxing, and safe weekend, mga titos at titas, with your families and loved ones, ha? Kita-kitsu ulit tayo sa Lunes na sa Opening Bell Live. Pero mamaya, pagkatapos lang nito, tawid lang kayo sa kabilang channel, TVCC, nandun yung live natin sa Crypto. As always, salamat po sa pagsama ninyo. God bless you all. Happy weekend! Bye!